Naglabasan daw ang ilang mga sawa sa iba't ibang lugar sa Iloilo ilang araw bago pa ang lindol. Hinala tuloy ng iba, posible kayang naramdaman ng mga ahas ang paggalaw ng lupa. Sa Bacolod naman, patuloy ang pamisa para sa mga nasalanta ng lindol. May report si Ian Cruz. Ilang sawang nahuling sa iba't ibang lugar sa Iloilo ilang araw bago tumama ang lindol sa Negros Oriental noong Lunes. Ayon sa Region 6 Veterinary Quarantine Office ng Department of Agriculture, posible raw naramdaman ng mga sawa na magkakaroon ng pagyanig. Ang ilan na deportion sa ila kung sa aton sa belly nila or sa tiyan nila, may ara na mga sensory portion na tawag nung sa teknika pa mga nerve endings bala na makapatsyag, So ina siya, tungkol sa kalabaon nila, kag expose sila, kag nagadikit sila sa duta, una na nila, maskin anong klase, isang vibration, anong klase, ulag sang, sang duta, unhuni man halin sa duta, mapatsyaga na nila. Ganito rin ang paniwala ng ilang residente. Discovery pro sa manog, nakadiscovery kita nga muna, ang manog daw may daluntan nga balita sa tunti muna. Pero posible rin daw na naglabasa ng mga sawa dahil hindi na komportable at walang makain sa kanilang lungga. Sa Bacolod, patuloy ang sinasagawang misa sa panguna ng Diocese of Bacolod para sa mga biktima ng lindol sa Visayas. Nanawagan pa si Bishop Vicente Navarra sa mga biktima na maging matatag. Handa rin daw ang simbahan na mag-abot ng tulong sa mga biktima. Dahil sa nagdaang kalaminad, nais pagtibayin ng Department of Interior and Local Government ang komunikasyon ng 47 probinsya na sasakupan ng 18 major river basins sa bansa. Yan daw ay para mas maayos ang paghahanda sa sakuna. Inilatag din sa 5-year plan ang pagkakaroon ng bagong early warning system, rehabilitasyon at infrastruktura. Naglaan na rin ang gobyerno ng pondo para sa improvement ng 18 major river basins. Sapagkat hindi sapat na isang LGU lamang ang handa, ngunit yung buong LGU sa kabuuan ng isang river system baga ay kailangang magkaangkop ang kanilang paghahanda. At dahil makabubuti nga ang maging laging handa sa anumang sakuna, nagsagawa ng earthquake drill ang mahigit 3,000 estudyante ng Fort Bonifacio High School sa West Remo, Makati. Nang marinig ang bell, mabilis silang lumabas, saka tumuloy sa Makati Oval kung saan sila nag-cluster at nagbilangan kung nakababa nga silang lahat. Pag naging totoo na siya, yun, ano, magiging ready na kami, magiging aware na kami sa kailangan namin gawin. Nababawasan yung ano, for example, yung mga nasusugatan, na aksidente, inihimatay. So maganda yung nagkakaroon kami ng practice for earthquake drill kasi meron mga estudyante na paniki, tsaka hindi sila sanay sa mga ganito situation. So natatrain kami nila sa pag-iisip, tsaka yung anumang pwede namin gawin pag nagkaroon ng earthquake. Umabot ng 4 minuto at 20 segundo ang paglikas. Mas mabilis earthquake drill nila noong nakarang taon na inabot ng 6 na minuto. No need to run, basta brisk walking lang kasi yung pag-run nila maaari na maging emergency, no? So ang cause ng ano, ng accident. So they're used na, kailangan brisk walking na mabilis lang ang lakad para marating nila yung kanilang lugar. Ian Cruz, TMA News.